tayo nun. Malita kaya yung SEVC natin? Opo, opo. Kape po. I'll talk to him after our meeting po. Okay, so good afternoon, everyone. So, our talk for this afternoon is all about Kaiser, which is our main product here in IMG. So, this is our main savings program, no, here in IMG. So, we all know that Kaiser is a 3-in-1 investment, no? Ultimate Kaiser Health Builder. So this is healthcare plus life insurance plus savings. So i-clarify ko lang kasi of course we are 12 to this afternoon. Ang savings natin is nasa mutual fund, specifically Soldivo Bond Fund. Marami din ang magtatanong kung guaranteed ba ang return? Yes. Kasi IMG never okay, so marami ang magtatanong na saan po nilagay yung pera natin. Nasa Soldivo Bond Fund po yan. And of course, guaranteed po ang return kasi only Kaiser and Manila Bankers Most 18 na product natin ang guaranteed ang return kasi ang sa Kaiser, we never give zero a negative return doon. We use the buy and hold strategy. And for the Manila Bankers Most 18, which is our pinakamaganda na life insurance savings, nasa PDF din yung savings program natin doon. The more na hindi magbibigay ng negative na return. Now guys, if you really like to become a trainer in IMG, kailangan yung mag-qualify for the Trainers Academy. And that will happen on September 12, na ang deadline po is on August 31, bukas. No, so kailangan mo lang mag 3-3. So 3 members and 3 Kaiser sales. So kung hindi mo man maapas mahabol, no, bukas, of course next time kailangan mo talaga. And I will tell you, never po ako nakamiss ng Trainers Academy. Okay? Now, during the trainings like this, especially for your mga kung merong mga marketing director sa atin ngayon dito and up, kailangan nyo ding matuto guys kasi sa susunod kayo na din mag-training kasi bigyan ko kayo ng slides, kayo din na mag-training sa mga team members ninyo. Okay, that's sa savings. Now, ang life insurance natin dito is also included na kung something may mangyari sa plan holder, merong ma-receive ang family na life insurance coverage depende po sa cost ng sakit or depende po sa cost ng death and at the same time, healthcare. Okay, discuss natin mamaya ano yung difference no ng iba at saka yung sa atin. So si Sharon Cuneta po yung ating Kaiser ambassadress. Okay? So we already know that Kaiser help us in building our solid financial foundation, no? So it already answers the 3 level of anong tawag nito? The 3 level of building the solid financial foundation. One is, of course, the long-term healthcare protection. Second is the life insurance protection. And the third is the investment. So if you can still remember, when you first joined the webinar, when you first joined the Zoom meeting, in-emphasize po doon on how you can build the solid financial foundation. Now, there is already an answer. You can build a solid financial foundation if you can have your Kaiser savings, which is our level 1 of investment. Bakit level 1? Kasi you are already protected with the healthcare, the life, and you are, hindi po tapon yung pera mo kasi nalalagay lang siya sa investment. Okay. So ang problemahin na lang natin dito is how to manage our debts and reduce liability. And of course, makakreate ka ng emergency fund kapag nauubos mo na yung liabilities mo. Diba? Alam po natin yan. Now, if you are member ng IMG at wala ka pang Kaiser, paano ka po makapag-share sa mga kaibigan mo na maganda ang Kaiser kung ikaw mismo wala ka pang Kaiser? And I will also remind you guys na kailangan wag niyong i-lapse yung policy ninyo sa Kaiser. Kasi I will tell you na kapag okay lang man ang lapse kasi wala tayong penalty. Pero ang problema ngayon is kung magkasakit ka or something will happen to you like ma-aksidente ka, mind you, wala ka pong coverage kasi lapse po yung account mo. So yes, wala ngang penalty. Pero of course,
di ba, nung una, ayaw mo mag-save eh. Tapos, pinupush ko talaga na mag-save ka para may protection ka. Okay? So, but, kailangan mo din isipin na kung nag-iisip ka ng protection mo, kailangan wag mo i-lapse yung policy mo. Kahit wala tayong penalty. So, who is Kaiser? This is DOH accredited. So, Kaiser is duly accredited with the Department of Health. And then SEC, the company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission. Dated on, lang muna kasi hindi ko mabasa. Dated on June 8, 2004, as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Okay, guys? So I hope that you understand that, no? Kung kailan nagsimula ang Kaiser, it was June 8, 2004. But kailan nagsimula ang IMG, it was 1998. So it is also accredited sa Insurance Commission. It is also registered with medical. We have Medical Director HMO License 2017-04-R, Dr. Leia Oy Yolo, who is an active officer of Philippine Associate of Health Maintenance Organization Companies. Paki-screenshot din kasi importante din yan na. By the way, hindi tayo naka-record. Naka-record ba dayon dyan, Daryl? Opo, opo. Ah, okay. Kasi importante ito. Kasi yung iba hindi naka-attend eh. So, dapat i-send na lang natin ang video. So, yan guys, no? Kung magtatanong sila, is Kaiser scam? Is Kaiser ano? So, yan na yung sagot natin. Okay? Tapos, of course, we have the different branches of Kaiser. We have Makati, Robinson's Galleria, Robinson's Manila, SM North EDSA, Cavite, SM Santa Rosa, San Pablo, Mactan, Seaside, SM City, Cebu, no? And we have our major services like executive checkup or the panel, no? Executive panel, annual physical exam, consultation and prevention care, pre-employment medical, family care, and so on and so forth. So, sino po ba ang mga Kaiser clients natin? We have corporate accounts like the Senate, the Supreme Court, the Court of Appeals, PEZA, and Philippine Coast Guard. Okay, those are our corporate account na sa government. Tapos, total solution na po ang naibigay ng Kaiser kasi this is the solution to what if I die too soon and what if I live too long. If you die too soon, healthcare, life insurance will answer kasi meron na pong life insurance ang Kaiser natin. And what if we live too long, it would be the investment and the healthcare protection which will give you the answer. So, wala na po talaga tayong hahanapin dito, guys. Kasi, kung sinasabi nila na meron silang healthcare doon sa insurance na kinukuha nila, most of the time, yun po ay riders. Again, kung kapag sinasabing riders, ang cover po niyan is critical and terminal illness. Mag-antay ka pa po na ang headache mo magiging tumor, no? Magiging tumor para ka makover. So of course, hindi naman tayo nag-isip na magkaka-cancer tayo, magkaka-tumor tayo. Pero what we are here is protection. May it be anong klase ng illness, we are protected with the healthcare. And of course, yung iba investment lang din. Ang iba din mag-base din yon sa galaw ng stock market and that will be based on the economy. Kung bagsak po ang economy, most of the time, meron din silang return na negative. Sa atin po, wala. I hope na intindihan nyo yan. You need to understand this kasi this is where you can really get a client. This is where you can really close an account. Why? Maintindihan po ni kliyente na yung whole life insurance niya, na whole life siya nagbabayad, napakalugi pala nun compare nito sa 7 years na may healthcare pa habang buhay. That's the reason why guys, ang company natin, mission driven. Kasi nagtuturo tayo na maging practical sa pera. Kasi hindi po madali maghanap ng pera. So kailangan nila bigyan ng hustisya ang kanilang perang pinaghihirapan. Okay? So, Kaiser Savings is 7-year saving period and extended period of 13. 20 years po lahat. Now, sasabihin na naman ni client, ay, ang tagal pa pala ma'am ng maturity, 13 years? Okay, ang
ano nyo sa kanila ganito, sir, si IMG po, nagtuturo po ng financial education. Tinuturuan po tayo kung ano po yung mga purpose ng ating mga goals. Ano po yung purpose ng ating mga fund, no? Example, ang fund na ito is pang short term lang din siya. Ang fund na ito is pang medium term din siya. Kung ang fund nito is pang long term din siya. Now, sir, si Kaiser po is hindi pang short term, pang long term po siya. Kung gusto ko ka po, sir, na may short term ka, dun ka maglagay sa mutual fund. Si Kaiser po, dapat natin maintindihan na talagang long term ang purpose niya. Lifetime hospitalization na hanggang sa pagtanda tayo natin, meron tayong hospitalization, ang pera din natin dito, sir, is intended for retirement. Yan po ang pinaka-purpose. So, huwag mong isipin, sir, na kukuha ka ng Kaiser ngayon, mag-stop ka ng next month, tapos kukunin mo ng pera mo. No. Kasi this is not a short-term investment. This is a long-term investment. But, 7 years ka lang mag-iipon. Okay? So, kung K100 yung kanyang kukunin, contract price for 7 years, is ang binabayaran niya is 411,000. Pero ang kanyang annual payment is only 58,821. And ang kanyang monthly payment is 5,882. So 7 years to save, 20 years to mature. Ano po ba ang kaibahan sa atin yung sa iba din? Of course, yung sa kanila, 20 years to pay talaga. Wala pang healthcare. At hindi pa guaranteed ang return. Guys, I think we need to ano na. We need to really na work. And then from the heart na huwag kang mahiya i-share si Kaiser. Pag ipaglaban mo, no, kasi this is a very nice savings program. Wala pong katulad ang Kaiser natin. No, huwag kang magpatalo sa iba kasi guys, kung meron ka ng client na ganito kasi ma'am, ganito, huwag kang magpatalo eh kasi we must be very proud. Walang kasing ibang program na ganito. No? So as what you've noticed dito, bold po yung one. Kasi after pa ng 1 year accumulation of your payment, itong lahat ng benefits sa baba will be availed. Now, ma'am, what if di ay kumag monthly ko, ma'am? O sige, i-accumulate mo muna yung 1 year mo, 12 months, bago mo makuha itong benefits sa baba. Ano naman po ang rason? Guys, kung hindi maglagay ng contestability ang company natin o hindi maganda ng certain magbigay ng certain period of time, malulugi siya. Imagine, 1 month ka lang nagbayad, tapos nagka-hospital ka, binigyan ka ng libre 50,000, pero ang nabayad mo 2,647, wala namang hostesya, guys. Malulugi ang company natin. So kasi guys, within 7 years na nagsisave tayo, ito po yung risk ng company. Wala pa po tayong return dito. Hindi, siguro pina-grow na to ng company sa within 7 years, pero wala po na tayong return. Doon muna sa 8th year ang return natin kasi nga po, risk po ito sa company. Nagbayad ka ng 26,000 per year, binigyan ka ng 50,000 coverage, which your money is hindi nagalaw. Okay? Wala pong nagagalaw sa pera mo. Kung hindi, binigyan ka lang ng libre allocation. That's the reason why kailangan mo na 1 year bago ka maka-avail sa mga benefit. Like annual physical exam. Kailangan ka magbayad muna ng 1 whole year or annual magka-avail ka na. Dental benefit, bonot, cleaning, pasta, no? Tapos braces na adjustment. Okay? Waiver of installment due to death. Example, namamatay ako ng 1 year. Anong ibig sabihin na number 3? So, ma-waive ang lahat ng aking paying years like 5 years, ma-full pay siya na hindi na po magbayad ang aking beneficiaries. And pagkatapos niyan, guys, automatic na makakuha si family ng life insurance. At yung remaining period niya na 13 years to mature, aantayin talaga ni family member. And then, that's the time na makaka-receive na siya ng pension. Okay? So, inpatient benefit. Anong ibig sabihin ng inpatient benefit? It means to say, within 7 years po, hospitalization lang at admission ang pwedeng magiging coverage mo. Kung magpapa-check up ka ng medical check up lang or consultation, gamitin mo na ang unlimited benefit ng membership sa IMG. Sana naintindihan natin. Ang annual physical exam yearly.
ang outpatient benefit, doon lang yan sa membership within 7 years. Kasi ang outpatient ni Kaiser is pagkatapos na ng 7 years. Okay? Now, term member's choice of room and board, annual benefit limit of 60,000 based dito sa plan, and accidental death dismemberment for 20 years, and life insurance for 20 years. So after 20 years po na meron kang life insurance dito sa Kaiser, after 20 years na namatay ka, wala ka na pong coverage sa life. Kasi within 30 years lang talaga. So therefore, within 20 years, so therefore it's not too good to be true. Merong mga conditions. Pero guys, imagine niyo kung mag-EMO pa ako at magtutok ako ng Kaiser sa isang talk, sa isang panahon lang, isang time lang, hala, masisialisan yung client natin. So ipapakita natin to kapag member na talaga sila. Accidental death dismemberment, lifetime network access to 500 hospitals over 1,000 doctors nationwide. So extended period sa 8th year to 20th year. Makinig kayo ah. Ma'am, nag-ipon akong 26,000 per year. Magkano po ang aking hospitalization noon? The answer is 50,000 pesos per within 7 years. Ma'am, pagkatapos ba ng 7 years, tapos na ako magbayad? Yes. Now, ma'am, pagka 8th year ba, since hindi naman ako nagbayad hanggang sa 20th year and lifetime, ganun pa rin ba ang aking healthcare benefit? The answer is depende. Sa 8th year, 10% po ng plan, example 45,000 yung plan mo. So 10% of the 45,000, meron kang 45 that 8th year medical expenses 'yon. Kung hindi mo magamit that year, magko-compound na naman yan sa second year. So another 4,500. So 4,500 times 4,500, then mag-accumulate na naman. Hanggang pagdating ng maturity, babalik na naman yan sa 45,000 per year ang coverage mo. So hindi po parehos guys ang coverage natin within 7 years and from the 8th year to the 20th year. Kung plan 45 ang kinukuha mo, pagdating ng maturity, example, 30 ka nung kumuha ka. Pag ang maturity is 50 years old ka, 45,000 ang coverage sa hospitalization. That is why I don't recommend ang pinakababa na plan. Kasi mababa lang din ang coverage mo. You need to consider the inflation. Then sasabihin mo naman, ma'am, kasi baka hindi ako makapagbayad. Kasi ma'am, natatakot ako sa monthly. Guys, always remember guys na kapag bata pa tayo, pwede pa tayong palakihan natin yung fund goal natin. Imagine 30 ka ngayon, 50 ka magre-retire at nagkasakit ka at 45,000 lang ang cover may. Do you think okay pa siya? Hindi na siya okay, ang liit-liit na. So kailangan palakihan mo din. Okay, well, kung nakapagsimula ka na sa 45,000, bilisan mo na lang na ubusin yung 7 years mo sa 26,000 mo at kumuha ka ng ibang plan. Kasi guys, we need to consider na dapat talaga malaki ang ating coverage for the hospitalization. Now, sa 8th year to the 20th year, meron na pong maternity na benefit, meron ng outpatient, and pre-existing illness and related diseases are covered. It means to say na ang pre-existing illness and related diseases, hindi siya cover for the first 7 years. Bakit? Same answer. Malulugi na ang company. Doon ka pa kumuha ng insurance nung meron ka ng sakit. Huwag ganyan, Brad. Huwag ganyan, sis. Kasi maluluging company natin yan. So investment of 10% yearly compounding interest ang makukuha natin. Waive of installment due to death. Member's choice. Oh, tapos na ito dito ba? Okay, so then life. Tapos na ba dito? Balik na ako ah. Okay, so. Okay, dito lang pala. Okay. So, yan guys, no? Iba po ang benefit ng extended period. Sa 1 to 7 years, hindi pa cover ang pre-existing at maternity. 8th year to the 20th year, cover na po ang pre-existing and maternity. Okay, tingnan natin sa extended period. 8 to, ano? Ang plan niya dito, di ba, K100? Tingnan mo itong K100. So, meaning to say 100,000 pagdating ng maturity. Guaranteed na po yon. Now, ang 10% yearly health benefits niya from the 8th year is the 10% of the 100,000.
That's the reason why sa 8th year nakakuha siya ng 10%. Sa 9th year nakakuha na naman siya ng 10,000. Then 10,000 na naman hanggang sa maubos itong ilang years dito. So accumulated health benefits niya is 10,000. 10,000 plus 10% of the 10,000 is added to the 10,000 dito, so 21 na. 21,000 plus 10,000 plus 10% of that is 33,100 na. Gets? 10,000 sa 8th year plus 10,000 sa 9th year plus 10% of that. No, 10% of the 10,000 plus 10,000, that's the reason why it becomes 21,000. 21,000 plus 10,000 plus 10% of that is 33,000 hanggang maging 269,000 yung tubo ng pera mo. That is your accumulated health benefit. Okay. Kung magagamit na naman niya ang 33,000, okay lang. Mag-compound naman pa rin yan. Every year meron namang tubo. And yearly health bonus niyan is 32,981. Depende po to. No, it depende po tong bonus natin kapag di natin nagagamit yung hospitalization natin. And that makes it to 446,000. Total healthcare benefit upon maturity, guaranteed po ang 100,000. And long-term care bonus is 350,000 kung hindi niya nagamit ang hospitalization within 7 years, meron siyang bonus. So for example, guys, talagang hindi niya nagamit yung hospitalization niya, may bonus siya, meron siyang long-term care benefit, a total of 1.1 million ang nakakuha niya. But, kung sa first 7 years na hospital siya at nagamit niya yung kanyang hospitalization allocation, mawawala na po itong 350,000, mabuvoid. Kasi ito, part ito ng computation sa makukuha natin upon maturity. That's why it's better to get the savings program kapag healthy pa tayo para sureball na meron tayong bonus. So, ito yung accumulated period pag age 20th year, 269,000, 446,000, 100,000, 350, a total of 1.1 million. Either you can withdraw the entire maturity, either withdraw only a portion of the maturity value, or either retain the maturity value with Kaiser and let it continuously grow 10% yearly. So, pwede po na patuloy pa rin siyang mag-grow. Kung ayaw mo naman kukunin at the maturity age or period, pwede pa siyang lalaki after how many years. And lalong lalaki kapag nakukuha niya ng 65 years old and 22 lang siya nakapagsimula. Okay, as what you've noticed, talagang nagtubo yung kanyang pera. Kapag meron kang long-term health care or short-term health care, wala ka na pong down payment policy. Sabihin mo na lang doon sa admission, I am Melcy de la Peña, I have my Kaiser, this is my ID, chuchu blah blah, okay na po yan. So unlike po sa riders ng ibang insurance company, ikaw pa ang magbigay ng down payment. And of course, no, iba talaga kapag meron kang sarili mong healthcare. So long-term care benefit, annual physical exam, x-ray, ECG, laboratory, serenalysis, fecalysis, complete blood count, pap smear after 1 year of full payment, pwede na to sa mga girls. May nagtanong sa akin kanina na client ko sa Iraq, if pwede po ba magpa-ECG ata yun or ano yung sa kaniyang wife, pwede naman. Okay? So long-term care benefits na naman, dental benefit din natin. You can again call and email the clinic na accredited po sa dental natin or ask the IMG or Kaiser na support. So free eye examination for Kaiser, no? Na frame. So this worth 3,500 to 4,500 na presyo ng eyeglasses. So long-term hair care benefits, basic medical benefits, unlimited free consultation with in-house doctors, services of accredited physicians, specialist surgeons, anesthesiologists, hospitals, intensive care unit, and operating room. So hospital room benefit, any of the room that goes with your Kaiser plan, executive man yan, private man yan, or semi-private. So, medical assistance. Listen to me, ano po yung medical assistance? Kasi may nagtanong, Ma'am, ako po ang plan holder. Magamit po ba ng aking mga anak or immediate family ang aking plan? Very good question. Ang tawag niyan, medical assistance. So, example, ang plan na kinuha mo is K45 to K60. Diba merong annual benefit na 50,000? Magagamit po yan sa pamilya mo.
Pero pagkatapos mo yung gamitin, isettle mo din sa account ng Kaiser. Kasi hindi po siya ang cover kung hindi ikaw. So individual talaga kapag long term. And K75 to 100, ganyan, no? So, special and extended benefits, magnetic resonance, MRI, nuclear and radioactive isotope scan, dialysis, blood transfusion, physical and speech therapy, anti-rabies, venom, and tetanus vaccine, emergency benefits, no? Ayan po. So, ang insurance natin na protection na naka-include doon sa Kaiser natin, depende sa plan. So, sa plan kanina kasi K100 siya, 450 po yung death niya kapag natural at nagiging 900 kapag accidental kasi times 2 po yung coverage. So if a Kaiser member dies, his beneficiary is entitled to claim the total amount of the coverage and wait for the maturity period to get the total investment na, which is also tax-free. So included ang dismemberment niya, no, kahit ano pong parte ng mga katawan mo ang makukuha. So depende po yung coverage niyan. No, so ganyan. So waiver installment due to death. So na-explain ko na to dito na kung may mangyari sa client. Mapupunta po ang benefit no doon sa first proposed member pero makakuha po ng ano. Ibang services po yung mga beneficiaries. So waiver installment due to permanent disability kasi ayaw mo na makabayad eh. Na-disable ka na nga, no? So, bigyan ka na po ng chance na hindi mo na magbayad. So, family insurance benefit, meron tayong mga family assistance, no? Use of Kaiser card to immediate family after at least 1 year contestability period payment of Kaiser plan. No, dapat hindi talaga lapse. And this one po, only 7 years mode of payment, monthly, quarterly, semi-annual, annual, tax-free, no, 2 months grace period, transferable and PhilHealth IC regulated. So, Dick Israel, Joy Viado, and Mystica, as what you have noticed, mga dato to noon. A year from now, how will you wish you had started today? So, wag mong hayaan next time ka pa mag-start. Mag-start ka na agad, magkano lang man ang pinakababa nga plan. So, ito po yon, sample ito ng OPMS. Pwede mo yan makikita sa portal mo, guys. So, and ito din. At ito din po yung papilian natin sa plan natin, no? So we can pwede ka mamili kung saan ka gusto diyan sa ano plan. So again, wag kang kumuha kung kaya mo na kumuha ng malaking plan. Of course, lakihan mo na, no, para malaki ang return at hindi tayo ano malulugi. So ito guys, at ina-explain ko na to kanina eh, na you have, if you are an associate, you have 20% of your Kaiser sales. If you're a marketing director, you are 37% commission, and senior marketing director, 47%. So, because our business is just sharing, so lalong lalaki ang team mo, lalo pong madadagdagan po yung mga missionaries natin. But if you have the heart na for the mission, huwag kang mag-atubili talaga na ipag-alam sa sponsor mo. So we have free healthcare talaga, no? Ganito. So kung MD ka ngayon at meron kang 15-15 na base shop for the whole year, so or personal, not base shop, 50-50, then meron ka ng free healthcare. No? Ano, 30-30. Tapos kung MD ka, 15-15 lang, meron ka na ding free healthcare. So IMG is a business because it is having an ownership. Visiting rights po, ikaw po yung may hawak sa negosyo mo dito. Walang boss, no quota, no time pressure. Permanent position ta dito, no demotion. Mission driven and system driven tayo and unlimited territories tayo in worldwide. So ako po ay isa po sa mga na-promote dito in less than a year, no, ng CEO. At si ma'am po is from Bohol, dato na din siya, owner ng isang beach, pero naging green jacket siya in 3 months. And this is Dave po, yung ating millennial, no, na si Ferrer, hindi na din sumasakay ng barko at naintindihan niya ang kagandahan ng IMG. So ganyan lang po guys ang ano natin. Ang presentation natin sa Kaiser. So napakadali lang po. So basahin ko lang question. May doctor po ba under Kaiser sa UC Meds? Accredited siya ma'am Ma'am Eden, accredited po. May pinipili po bang illness ang covered sa health insurance at may doctors din po ba? Ang sakit po natin, ang within 7 years, dapat lang po na
hindi pa cover ang pre-existing. So, makover ang pre-existing pagkatapos na lang 7 years. Okay? And marami pong accredited. High ends po kasi ang UC Med, so accredited siya. Any questions so far, guys? Para matuto kayo, no? Kasi this meeting is for you talaga. No, so, ganyan kaganda ang Kaiser natin. Wala pong ibang long-term care kundi Kaiser lang. Yung iba po talaga is life insurance lang with investment. Okay?